tapat kayo sa kanila sa knockouts, first round, sino sa lahat ng mga teams feeling mo kayang-kaya nyo talunin kagad? Liquid. No PH versus PH sa Grand Finals ng MSC 2024 dahil maglalagdagan nga agad ang ating mga pambato na kung saan magkasama kasi tayo sa iisang bracket kaya walang no choice ang Echo at Bren na maglabasan agad ng anika nilang mga tinatago. Hati ang opinyon ng mga PH fans rito, yung iba ay tila malungkot o nagagalit sa nasabing bracket na sinasabing scripted pa nga di umano para maglaban talaga ang MY fans at PH fans at tuluyang mapigilan na magkaroon ng PH versus PH sa Riyadh. Ngunit yung iba mas gusto na ganito ang mangyari dahil nakakasawa na rin di umano ang parehong Pinas na team na siyang naglalaban. Nge. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, mabilisang recap lang tayo mga kabataan sa mga nalaglag sa Group A hanggang sa Group D. Sa unang group, ang dalawang nagpaalam ay ang EVOS at RRQ, Akira. Sa Group B, ang nagpaalam naman ay ang Fnatic, Onyx at Team Falcons. Sa Group C, ang nagpaalam naman ay ang Team Spirit at Twisted Minds. Pero sa panghuli na Group D, ang nagpaalam naman ay ang Cloud9 at Xianju Gaming ng China. At sa walo na nalaglag, abay lima rito yung mga nagmula sa club program ng EWC. Ibig sabihin nun, wala silang makukuha na isang puntos sa pinaglalabanan nilang $7 million. At kung may iba dyan na magtataka kung ano bang tinutukoy ni Inspi, abay panoorin mo na lang kabatang itong video na ito. Pero meron pa namang natitira na tatlong team na siyang kasali sa club program ng EWC. At ito nga ay ang Liquid Echo, Falcons AP Bren at NiP Flash. Pero dito na rin papasok ang naging draw kagabi para sa MSC 2024. Ngunit bago nga pala yan kabatang, nais kong ipaliwanag ulit na walang lower bracket sa playoffs ng MSC 2024 na kung makikita nyo mayroong 8 kuponan na hinati sa dalawang grupo at bawat grupo ay mayroon lamang tig iisang matitira na siyang maglalaro naman sa Grand Finals. Yung bracket na ito, sa totoo lang, hindi natin alam kung anong trip ng munton. Pero sabi ng iba, ito ay ginawa dahil papabor nga di umano ito sa mga taga-Indo. At kung tatanungin mo ako kung paano nila nasabing pabor ang walang lower bracket sa Indo teams, abay ito ang dahilan. Sa mga previews na international tournament ng munton ay parating o malimit na mga nagkakampiyon na mula sa Pinas ay yung dumaraan o gumapang sa lower bracket. Kagaya na lamang nang nangyari sa blacklist noong M3, sa execration noong MSC 2021, noong MSC 2022 na nalaglag pa muna ang RSGPH tapos biglang dinurog ang RRQ Hoshi sa Grand Finals at marami pang iba na parating nababaliktad ng mga PH teams ang resulta sa oras na nalalaglag si LB ang mga ito. Kaya naman sa pagtungtong ng MSC 2023 na wala na yung LB kabatang at tama nga ang naging hinala ng marami na ito yung papabor sa Indo dahil sila nga agad ang nakakuha ng kampiyonato dahil hindi na nga nakapag-bounce back ang mga nalaglag na kuponan ng Pinas. Hanggang sa maging sa MSC 2024 ay ganito rin ang naging bracket na kung tutuusin, sa totoo lang hindi ko trip personally yung draw na nangyayari sa bawat groups. Unang-una pinaghirapan kasi nila na makuha yung rank 1 sa group stage pero halos wala ka rin makikita na naging advantage ng mga nagpakahirap na makuha yung pinakamaraming puntos. At kaso nga lang kung binago nga talaga ang bracket para sa mga Indo teams, abay tila hindi nila mababago ang resulta ng group stage na wala na nga yung pinakapaboritong anak ng munton. Pero ganun pa man, nando na tayo sa puntong wala na tayong magagawa dyan. Kaya dumako na lang mismo tayo sa nangyaring draw ng MSC 2024. Ang bawat laban kabatang ay best of 5. Maliban lamang sa Grand Finals na ito lang yung bukod tanging best of 7. Dahil nga walang lower bracket, abay on the spot, dapat kayong makakapag-adjust kaya naging BO5 ang labanan.
Sa unang araw ng playoffs na magsisimula nga sa July 10, 2024, alas 4 ng hapon, abay ang salpukan ng Liquid Echo versus Falcon Esports ang pinakaunang mapapanood na kung saan nagawang balagbagin ng 80 brand ng pambato ng Myanmar, kaya naman hindi rin malabong magawa ito ng Echo sa kanilang team. Pero hindi pwedeng magpakampante, ha? Susundan nga ito ng magiging laban naman ng si Yosun versus Falcons AP Bren, na kung saan alam nating naging halimaw itong SYS sa mga huling naging laban nila sa group stage. Kaya naman ang malaking katanungan ay kung madadala ba nila ito hanggang sa playoffs. Take note ka ba itong laglagan na agad ito, ha? Ibig sabihin, kung matalo ang AP Bren o malason rin sila nitong SYS, ibig sabihin yan uuwi na nga agad sila ng Pinas. At dito ka ba itong bago ko makalimutan, may naalala nga pala ako na sinabi ng V-Wise noon na kung sino daw yung nagkakaroon ng issue sa group stage pa lang ay sila itong nagkakampyon sa isang tournament? Naibigay pa nga halimbawa ni Wise noon yung nangyari noong M3 na bago di umano sila magkampyon ay lumabas yung ex ni Wise at ipinost nga sila noon ni Omay Venus. Tapos noong M4, nagkaroon ng issue si Yowie kay Carol at Basic na humantong pa nga sa puntong hindi siya nakapaglaro ng isang beses, pero sila pa rin ang nag-uwi ng kampyonato. Maging noong M5, kabataan na nangyari sa mga membro ng AP Bren na sobrang seryosong aligasyon para sa kanila, pero ang ending sa kanila pa rin napunta ang kampyonato. Pero ang panghuli ngayong MSC 2024 ang nagkaroon ng malalang issue ay ang si Yosun, matapos napurusahan sila ng dahil di umano sa violation na ginawa ng kanilang koponan. Kaya naman, ang malaking tanong magtutuloy-tuloy nga kaya yung ganitong mga pangyayari o sadyang nagkataon lamang lahat ng mga ito. Pero ito na nga yung malungkot na parte, kabatang. Sa oras kasi na manalo ang Echo at Bren, matik silang dalawa agad ang magtatapat sa laglagang magaganap. Kumbaga, wala silang no choice kundi maglaglagan para sa pangarap nilang pareho na maabot ang kampyonato ng MSC 2024. In short, isa lang ang makakapasok sa ating mga pambato. Sa kabilang banda naman, na bracket ay unang maglalaban ng SRG versus Farflux Esports, susundan nga sila ng magiging laban ng NIP Flash versus Homeboys. Na kung mapapansin nyo, maglalagdagan na rin ang dalawang pambato ng Malaysia, at kung pwede nga lang i-request na palit na lang yung Homeboys at AP Bren, abay malamang sa alamang ginawa na nila ang bagay na ito. Pero marami ang nagsasabi na scripted, di mo no itong matatawag, na kung saan kabatang dapat na nating iwasan, itigil at huwag nang ipilit yung mga ganitong pag-iisip. Dahil kung gusto pala nila ng maraming views kaya gagawa sila ng scripted na matchup, abay di sana ipinasok na rin nila yung mga pambato ng Indo, kasi nandoon naman talaga yung for the views. Alam ko, nasasabi nyo lang kasi yan dahil nasaktan kayo malamang sa draw na nangyari, dahil nga maglalaglagan na gadagad ang ating mga pambato. Pero imbis na maghimotok ka dyan, kabatang, abay mas okay na yung ganitong klase ng bracketing. Nandyan na eh, ito ay dahil mas kapanapanabig kabatang yung magiging laban ng SRG laban sa Echo, hindi naman kaya AP Bren na isipin mo ang tagal na nilang gigil sa isa't isa. Noong una ay sinabi na ni Cautisi na gustong gusto niyang makalaban ng SRG, tapos sa Echo alam nating dinurog sila ng SRG sa mga scrims, 4 na laban to be exact. Dito na rin papasok ang mga naging komento ni na Innocent na gustong gusto na nga niyang tapatan ng Liquid ng isang mainit pa na naging pahayag naman ni Kram ng SRG na isa ring Pinoy, na sobrang init ng kanyang ibinatong statement matapos tanungin kung sino sa mga nakapasok sa playoffs ang kayang-kaya nilang talunin agad-agad, na mabilis sinagot itong si Kram na ang Liquid Echo nga talaga ang kanilang nasa isip. Aba, 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 parang nakikita na agad nila na parang walang AP Bren sa Grand Finals, ha? Tapos masyado silang confident na kayang-kaya nila tayong talunin sa Grand Finals. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa PH versus PH No More sa Grand Finals. At ito na nga ba ang pinakaunang-unang Grand Finals ng Malaysian team sa International Tournament ng Munton?
Gandang promotion yan para sa M6. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.